Ngayon, kung paano siya gawin, ituturo ko sa inyo. Napakadali. At pwede nyong kainin na ganito lang, pwede ninyong ipambaon sa inyong obento, sa mga bata, o kaya pang merienda, pwede. Kahit na ano, basta pwede nyong itamping sa ramen nyo pag gagawa kayo ng ramen sa bahay ninyo. Okay, show. Syunga-syunga lang, napapa-show. Pasensya na. At minsan eh, nagkakamali tayo sa ating mga words. Kaya pagpasensyahan nyo na, lagyan natin ng konting patawa. Pero ano yun ha, hindi ko sinasadya yun. Hello mga kachichay, may gusto po akong i-share sa inyo na napakadali pong gawin. Kung siguro po alam po ninyo yung pagkakain kayo sa restaurant ng ramen, yung sa ibabang ng ramen is yung may itlog po na parang brown. Hindi ko lang po alam kung paano nila ginawa yung sa restaurant. Pero ko, may sarili kong idea, sarili ko pong ginawa. So, ito po ay gusto kong i-share sa inyo. Ito po yung, ganito po siya, oh. Ako po ang gumawa, sarili kong idea. At gusto kong i-share, syempre. Ayan, oh. Yung kulay brown. Ayan po, oh. Ayan. Ngayon, kung paano siya gawin, ituturo ko sa inyo. Napakadali. At pwede nyong kainin na ganito lang, pwede ninyong ipambaon sa inyong obento, sa mga bata, o kaya pang merienda, pwede. Kahit na ano, basta pwede nyong itamping sa ramen nyo pag gagawa kayo ng ramen sa bahay ninyo. Okay, show. Syunga-syunga lang, napapa-show. Pasensya na. At minsan eh, nagkakamali tayo sa ating mga words. Kaya pagpasensyahan nyo na, lagyan natin ng konting patawa. Pero ano yun ha, hindi ko sinasadya yun. Talagang medyo na ano lang yung dila ko. Pasyaw-syaw. Charot. Oh yes. Oh, kahit na senior, nagsasabi rin ng charot-charot. Okay, start tayo para matutunan nyo na. At then, pagka alam nyo na, itry nyo na agad. Ngayon, habang nagluluto kayo, i-ano ninyo tong video ko kahit paulit-ulitin ninyo para matutunan ninyo. Kasi mapanood nyo lang, isang beses lang nyo mapanood, hindi naman ninyo agad matatandaan yan. Kaya, ilang beses nyo panoorin para matutunan ninyo. Napakadali lang po. Okay, pas lalo na sa mga nandito sa Japan. Kasi ang ingredients na is nandito kasi sa Japan. Okay po. Okay. Start na tayo, mga kachichay! Okay, try to start na! Okay, ito po ang kailangan natin. Kailangan natin ng itlog, water, at saka kung meron kayong tape measure na nasa cup, much better. Ayan po, yung mensuyu na ginagamit pag gagawa ng udong or any kind of Japanese food. Ayan po, naglalagay po sila nito. Shiradashi, toyo, at sugar. At syempre, kailangan po natin ang isang ziplock. Okay po, so let's start po tayo sa ating gagawin. Stay tuned! Start na po tayo. Maglaga po tayo ng itlog. Nasa inyo na po kung ilang itlog ang gusto ninyong ilaga para gawin or ilan ang gusto nyong kainin. Okay, maglaga tayo. Siyempre, pag maglalaga, maglalagay tayo ng tubig sa kaldero. At, ayan, laga tayo. Ayan. So, maghintay tayo hanggang sa malaga ang ating itlog. So, stay tuned para move tayo sa next step. Ayan, nalaga ako ng itlog. Kaya, babalatan ko na siya. So, ituturo ko sa inyo kung paano naman ang madaling pagbabalat sa itlog. Diba, yung iba kasi pag nagbabalat, sumasama yung laman sa pinakashell ng itlog. Kaya, ang sa akin, ang ginagawa ko para madaling mabalatan ng itlog, ganito po ginagawa ko. Pag tinapong ko yung tubig na mainit,
Ayan, wala po siyang tubig na. Ayan, ginagawa ko, sinishake ko muna siya. Sinishake ko muna siya. Siyempre, wala yung tubig, ha. Para magkaroon ng crack yung itlog. Para magka-crack na yung itlog. Ganun, oh. Ayan, oh. May crack na siya, diba? May mga crack na yung itlog. Ayan, halos lahat is may crack na. Ayan, may crack na siya. So, ginagawa ko, pagka may crack na siya, yung iba, yung hindi magka-crack, pukpok nyo lang sa inyong kaldero. Ayan, pukpok nyo lang sa kaldero nyo. And then, lagyan nyo po uli ng tubig na malamig. Yung galing sa gripo, ito kay Kuya. Ayan. Ayan, siyempre po, napasukan na siya ng tubig sa loob at saka ako po siya babalatan. Ayan o, mabuti ho kasi pasok na pasok yung tubig sa loob ng kaldero bago babalatan. Lalagyan nyo na siya ng crack para mas madaling balatan. Okay, mag-sample tayo ng isa. Sample tayo ng isa, wait lang. Ang hirap kasi ng mag-isang nag-video eh. Hindi nagagamit yung isang kamay. O, ayan, papakita ko sa inyo kung paano pagbalat. O, ayan. Ito siya, diba? O, ayan. Binabad ko na kasi siya, diba? Sa tubig. Maraming crack. Pero siguraduhin niyo na talagang lagang-laga na yung itlog nyo, ha? Huwag yung half-cook. Pag half-cook, naku po, pagbukas nyo, eh, wala. Lalapas din yung ano ng itlog nun, yung syrup ng itlog. Kaya, kailangan siguraduhin nyo na talagang lagang-laga na yung inyong itlog. Okay, ayan, di ba marami siyang crack? Madali na siyang balatan. See? O, hindi ka mahihirapan. Ganyan po ang gawin ninyo sa inyong nilagang itlog. Kasi mahirap eh. Mahirap yung tutok-tok mo, tapos magbabalat ka. No, lagyan nyo muna ng crack ang inyong itlog para madali nyong mabalatan. Okay, balatan ko muna lahat and then move to next, ano tayo, sa next step. Okay, maglalagay po tayo sa measuring cup natin na 100cc. Ayan, 100cc. Huwag po masyadong madaming tubig ha, kasi may dadagdag pa tayong mga liquid dyan eh. Okay, next, mensuyo. Ayan po yung mensuyo natin. Nasa inyo na po kung gano'ng karami ninyong ilalagay. No, nasa inyo po kung gusto niyo na medyo matabang, kung gusto niyo na medyo maalat-alat, pwede niyo dagdagan ng yung mga panglasa natin. Okay, nasa inyo na po 'yon. Kasi kanya-kanya naman tayo ng panlasa. Pero ako, ayan, ilalagyan ko po siya ng hanggang naglalagay ako niyan hanggang 50cc. Ayan. 50cc ang meant to you. At 30cc para sa parang wala pang 200 ito, parang wala pang 50, wait lang, naduling ang inyong lola hanggang 50cc, ayan, so balik 200 siya. At naglalagay ako ng Shiradashi 30cc. Ang liliit ng ano nito, sana makita ko. Ayan, 30cc. And then, ang toyo is nasa 20. 20cc. So, aabot siya ng 250. Ayan. The next, the last one is sugar. Sugar. Mukhang baligtad. Sugar. Pero ang sugar ko is hindi ko tinatamisan, kaya ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng 1.5, ayan, 1.5 tablespoon. Okay, yan lang. Ayoko kasi ng matamis. Kasi mahirap na pag maano kaya, pag matanda ka na. Wag matamis, baka magka-diabetes. Ayan. So, next, Ziploc, ayan, ilalagay po natin yung nilaga nating itlog. Okay, ilalagay natin yung ating nilagang itlog. Ayan, yung ating nilagang itlog, binalatan ko na yan.
Okay. And then, next, pag nahalo nyo na mabuti at tunaw ng inyong asukal, ayan, halo mabuti. Medyo anhanin nyo. Tikman nyo kung tama yung inyong panlasa or ano. Pag medyo matabang sa inyo, kayo na lang po uli ang magdagdag ng ibang ingredients natin. Ayan. So, eto, medyo ano pa sa akin, medyo matabang para sa mensuyu. So, dinadagdagan ko siya ng mensuyu. Ayan. At dinadagdagan ko siya ng toyo. Ayan. Kasi marami tayo. Ilan nilagay ko itlog? 2, 4, 6. Pito kasi nilagay kong itlog. Ayan. Kaya inaanuhan ko. Dinamihan ko. Okay. Ayan, pwede na sa akin to. At ayan po. Ibababad nyo lang po sila. Ibababad nyo lang. At siguraduhin po ninyo na saradong sarado yung inyong ziplock para hindi siya matatapon. At syempre po, siguraduhin ninyo na talagang babad na babad yung itlog. Hindi yung konti lang yung hinalo ninyong ingredients. Kasi po, hindi magpapantay yung lasa sa ibang itlog. Kaya kailangan lubog na lubog ho sila kagaya nito. Ganyan o. And then, hindi ho siya kailangan agad kainin. Hindi siya agad pwedeng kainin. Paano ba yan? Ang baba kasi. Hindi kagad siya pwedeng kainin. Pag halimbawa, gumawa kayo ngayon, ibabad nyo po na ng 24 hour para po yung lasa niya is pumasok sa loob ng itlog, masisip-sip niya. Okay po? At isang good idea sa mga nasa ibang abroad na gustong kumain ng itlog maalat, no? For 24 hour, makakain nyo na po. Ganito po ang ginagawa ko pag gumagawa ako ng itlog na maalat. Maglalaga ako ng itlog. Ganito rin ang gagawin ko. Yung tubig is lalagyan ko na ng maraming asin. And then, ibababad ko yung nilagang itlog. Kagaya ng ganito, ang kaya lang tubig niya is maraming asin. At magiging itlog na maalat na po yan. Yan po ang ginagawa ko. Kaya, try nyo po. No, I hope na meron po kayong natutunan sa ginawa ko ngayon. At magiging masarap ang inyong ramen. Sa mga mahilig gumawa ng ramen sa bahay, ito po is nakakatulong pang ano natin, pang-tamping natin sa ibabaw ng ramen. Ako hindi na ako bumibili kasi bihira kang makakakita ng itlog na yung may lasa ng ganito. Yung nilalagay sa ramen dito, sa mga restaurant, ganito po. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon. Pero this is my own idea at hindi ho kayo magsisisi dahil masarap. At alam niyo na sa inyo na ang pagtatantya kung gaano kaalat ang inyong gusto, mapapakain niyo ang mga anak niyo. Okay po, I hope na nakatulong po sa inyo ang aking idea. At thank you sa lahat-lahat ng manonood. Thank you sa inyong lahat. At please like and share. At paki-subscribe na rin po. Dubulo lang ako. Subscribe na rin po ang aking channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po, pa-subscribe po ang inyong Lola Chichay. At I hope na meron pa kayong matututunan sa mga pagbablog ko. And thank you po. Mag-ingat po kayong lahat. At sa buong mundo, mag-ingat po tayo. Thank you. And see you next vlog. I love you all. Hello, ayan, 24 hours, dumating na, at ayan no, ito yung binabad nating 24 hours na itlog. Okay, try natin buksan kung talagang nasipsip niya yung kanyang syrup sa loob ng itlog. And try natin. Ayan siya, ayan no. Ooh, ang bango. Kuha tayo ng isa. Ayan po. Tignan nyo, brown na siya. Try natin.
Ayan! See? Oh, ang sarap nito. Kaya, itry nyo! Okay! So, kainin natin. Tignan natin kung masarap. Ang sarap! Ang sarap. Tama lang yung lasa niya. Hindi siya maalat, hindi matabang. Tama-tama lang. Very good! I see! So, Japanese, ang oishi is masarap. O, ayan. Pwede nyo nang gawin pag gagawa na kayo ng ramen. Pang-tamping ninyo. Okay. Bye-bye. Please, like, share, and subscribe po ang Lola. At maghintay kayo sa mga iba-vlog ko. May matutunan kayo. At alam ko na makakatulong po ito sa inyo. Okay, bye-bye! And I love you all! Bye!